Hello Aries, I hope you are doing well and this is your daily message for April 28th and this is for all Aries, Sun Rising and Venus Signs. General reading po ito kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo rito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Aries. Sa paunang mensahe ni Aries, we have marriage. Ayan. So, maaring may mga ikakasal sa inyo dito. Maaring kaka-engage nyo lang. At, naghahanda na kayo para sa mga detalye ng inyong kasal, no? Mayroon din ako napipick up dito na maaring ang iba sa inyo also merong mga partnership, no? May mga partnership maaring sa negosyo ito or maaring meron kayong bagong endeavor dito wherein you are entering a partnership dito para sa inyong endeavor. Maaring merong mga collaborations, no? Na mangyayari para sa iba sa inyo dito, Aries. We also have number 25, high honor. Ayan, may mga recognition, no? May mga recognition na magaganap dito para sa iba sa inyong Aries. Maaring, matagal na nitong ninyong pinagtrabahuan, no? Ang isang proyekto or maaring yung sa trabaho nyo mismo, matagal na kayong nagtsatsaga dyan. Matagal na ninyong binubuhos ang iyong heart and soul, effort ninyo dyan. And maaring finally, no, ngayon marerecognize ka na, marerecognize na din ang iyong mga ginagawa, no, maaring dito bukas na ang mata, no, ng iyong mga boss, ng mga ng employer ninyo or ng mga tao sa paligid mo na finally makikita na yung iyong pinaghirapan, makikita na yung effort, yung excellence, no, ng iyong trabaho na binubuhos mo talaga, no, nilalagay mo dito sa iyong ginagawa. Maari din dito na may financial reward, no? May financial reward siguro dito na ibibigay sa iyo, no? Maaring mabigyan ka dito ng bonus, maaring mabigyan ka dito ng award, maaring mabigyan ka dito ng promotion, no? A pay raise, mga ganon, bilang pasasalamat or bilang premyo mo sa excellent mong trabaho, no? We also have number 20, house. Ayan. So, ang napipick up ko din dito, no, maaaring ang iba sa inyo ay moving into a house na maaring ito yung bahay na sarili ninyong pinatayo na or maaaring you're moving in sa bahay na talagang kayo lang na dalawa ang titira, no? Kasi after the marriage, siguro, no, talagang bubukod agad kayo. So, maaring yun ang inyong binabalak or maaring meron na talaga kayong bahay na inihahanda ninyo para sa after ng inyong kasal, doon na talaga kayo titira. So, maaring may mga ganun din ang iba sa inyo. So, tignan natin kung ano pa ang mensahe for Aries. We have, the Three of Cups. Napakaganda because this is a celebratory energy. So, maari talaga dito for some of you, Aries, no? Maaring kayo ay ikakasal talaga, no? Maaring kayo talaga ikakasal because ito parehas, nagsisignify din ito ng marriage, no? So, maaring ang iba sa inyo talaga ay ikakasal na ngayon. Maaari din na kayo ay mai-engage ngayon. Or maaari din na maiimbitahan ang iba sa inyo dito, Aries, sa isang kasalan, sa isang celebration, birthday. Maaring maimbitahan kayo sa isang anniversary party, gender reveal. Maaring mga ganon. Or maaring merong announcement of a birth of a baby. Maaring ganon, no? Or maaari din naman na mag-a-announce pa lang ng schedule ng kasal. So, maaaring may celebration na ganun din na kayo ay pupuntahan, no? This could also be a celebration. It's because of the high honor, no? Na matatanggap ng iba sa inyo dito, Aries. Maaari talaga na i-celebrate ng company na pinagtatrabahuan mo o ng department na pinagtatrabahuan mo
ang iyong tagumpay, no? Maari din na iyon ay in honor talaga sa iyong excellent na trabaho or maaring sa isang matagumpay na proyekto talaga na ginawa mo, kaya the company is celebrating you, no? And your success. So maaring ganun din ang ganap dito for some of you, or maaring you are going to celebrate your abundance, no? Maaring you are going to celebrate your promotion, your pay raise, or the reward and the recognition na na-receive ng iba sa inyo dito, Aries. Kaya napakagandang mensahe nito, napaka uplifting at napaka optimistic lang, no, ng mga energies na nandito sa inyo ngayon. Maari din dito, Aries, na kayo yung magse-celebrate or kayo yung mag-host ng mga okasyong ito, ng mga selebrasyon na to, no, at kayo ay talagang mag-a-unwind ngayon, bibigyan ninyo ng pagkakataon ng sarili ninyo na to have fun, no, nakasama ang iyong mga kaibigan, kasama ang iyong mga kamag-anak. So congratulations, Aries, napakagandang mensahe para sa inyo ngayon. At yan lang po ang reading ninyo sa ngayon. I hope nakatulong ang reading nito sa inyo in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo. I hope you are doing well. And this is your daily message for April 28th. And this is for all Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo rito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat. Leo. Paunang mensahe ni Leo. We have number 33, concern. So this is a master number, no? Leo 33. I would suggest na tignan po ninyo ang ibig sabihin ng master number 33 for more guidance, okay? Concern. Ito yung unang card ninyo. So maaaring iba sa inyo dito may concern. Ngayon, may malalim kayong iniisip. Maaaring meron kayong problema. Maaaring meron ditong maaring merong sitwasyon dito kung saan ay talaga namang it's causing you mental stress sa ngayon, no? Maaring ganun ang ganap ng iba. Meron tayong 36, distant horizons. Maaring meron kayong kapamilya na nasa malayong lugar. Maaring yun ang inyong iniisip, no? Maaring mga anak nyo to. Maaring asawa, maaring jowa, maaring malayo kayo sa inyong magulang, kaya siguro malalim ngayon ang iniisip ninyo. It's either nami-miss nyo yung mga mahal nyo sa buhay na nasa malayong lugar, or maaaring meron kayong inaalala. It's because nasa malayo kayo sa kanila, at maaaring walang naiwan na mag-aalaga sa kanila, or walang mag-aasikaso, wala silang makakatulong. So maaaring ganun ang wino-worry ninyo about your loved ones na nasa malayo, no? Maaari din dito ang iba sa inyo, Leo, na may travel, no? Ang iba sa inyo dito, maaaring merong travel na paparating. Maaaring you are traveling by air. Maari din na you're traveling over water dito. Maaring you are a seafarer. Maaring kayo ay paalis na at nagwo-worry kayo. It's because yung mga maiiwan ninyo, no? Maaring wino-worry ninyo ang mga maiiwan ninyo. Maaring first time ninyo itong lumipad. Maaring first time ninyo itong magtatrabaho. First time ninyong magbabarko ngayon. So, maaaring mga ganun. Maaaring isa yan sa mga wino-worry ninyo ngayon, no? It could also be that ang iniisip ninyo ngayon ay yung mga maiiwan ninyo dito. It's because you are traveling abroad. Maaaring kayo ay babiyahe papuntang ibang bansa dahil maaaring nakakuha kayo dito ng job opportunity overseas. So ngayon, yung sari-sari na ang naiisip ninyo, sari-sari yung mga worries ninyo ngayon, yung mga maiiwan ninyo, yung pag-alis ninyo, yung dadat na ninyo doon, syempre mag-a-adjust kayo.
mag-a-adapt kayo sa bagong klima, sa bagong environment, sa mga sa trabaho ninyo, sa mga makakatrabaho ninyo. So maaring yun na ngayon ang mga iniisip ninyo, 'di ba, Leo? Kaya siguro masyadong malalim ngayon ang iniisip ninyo, nagwo-worry ang iba sa inyo dito. Huwag kang mag-alala, Leo, no? Huwag kang mag-alala. It's because mahalaga lang na magtiwala kayo sa Panginoon na hindi kayo papabayaan, yung inyong spirit team, yung inyong mga angels, nandyan yan lagi sa iyong tabi. Kaya huwag kang mag-alala, wala kang dapat ipag-alala, bagkus magdasal ka na lang. Okay, magdasal ka na lang, ipagdasal mo ang iyong safety, ang safety and the health mo, at ang safety and health ng iyong mga maiiwan dito, yung mga ganon. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap para sa inyo. We have number 10, journey. Ayan, definitely, this is travel, no? Definitely, may mga magta-travel talaga sa inyo. So, malayo talaga yung travel ng iba sa inyo dito. So, definitely, I feel dito na pa-abroad, no? Papuntang abroad ang babiyahe in ng iba sa inyo dito. Leo, so good luck at mag-ingat, no? At meron din ditong mental travel for some of you, no? Meron talagang mental travel para sa iba sa inyo na hindi naman magbabiyahe talaga, na literal na magbabiyahe. I feel dito na ang journey na ito is a mental journey. Marami siguro kayong iniisip ngayon, malalim ang inyong iniisip, malayo ang inyong iniisip, or maaaring malayo ang subject, no, ng iyong pag-worry ngayon. Maaring tao ito na nasa malayong lugar, maaring tao o sitwasyon ito na malayo sa iyo. Maaring 'yon ang iniisip mo ngayon, no? So whatever the case may be, dito Leo, you have nothing to fear. Magtiwala ka lang sa Panginoon, no? Humingi ka ng tulong, nabigyan ka ng inner strength dito and courage para maharap mo, para malampasan mo kung ano man ang mga challenges na ito na iyong kinakaharap, no? Baka maaari din kasi dito, Leo, na nag-worry ka for nothing, di ba? May mga tendency tayo na nag-a-anticipate tayo, no? Kahit hindi pa naman nangyayari, nag-a-anticipate tayo and then make us worry, di ba? So, maaaring ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo dito, Leo, okay? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap para kay Leo sa araw na ito. We have number 6 of pentacles. So, Leo, maaring ang concern ng iba sa inyo dito, yung pinoproblema ng iba sa inyo dito is kaperahan, no? Maaring may mga financial obligation kayong babayaran, may mga bills na maaring due date na, no? Pero wala pa tayong hawak na pera, maaring ganun ang ganap, kaya nag-worry na ang iba sa inyo dito. So, huwag kayong mag-alala, no? Leo, dahil this is a generosity energy, no? Yung generosity, sometimes cycle lang yan. Sometimes tayo nagbibigay, tayo yung benefactor, sometimes tayo naman yung magtatanggap ng tulong ng iba. And in this case, ito yung mangyayari sa inyo. There are going to be people coming in para tulungan ka. Maaring merong magpautang sa iyo dito, may magpaluwal, maaring meron din ditong magregalo sa iyo ng pera, no? Maaring merong magbibigay sa iyo ng dito ng pera, maaring yan ay bonus din. Maaring meron kang taong ginawa na magandang deed noon, tinulungan mo, pero it's time for them ngayon din naman to pay back, no? Maaring timing lang na yung mga taong ginawaan mo ng kagandahang loob noon, tinulungan ninyo, ngayon din naman sila magbibigay ng tulong sa'yo. So, maaring ganon. So, whatever the case may be, dito Leo, you are getting what you need ngayon, no? Kaya wag kang mag-alala dahil sa oras na kailangan mo, no, ang perang yan, meron dadating, meron tutulong sa'yo, merong magbibigay sa'yo, okay? Maaring ano to eh, maaring kakilala mo na din ito, maaring tao ito in the past sa buhay mo, na maaring mag-cross ang landas ninyo at ito pala yung taong ito ang makakatulong sa'yo sa problema mo ngayon sa pera, no? This is not going to resonate with everyone, Leo, so just take what resonates po, okay? So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello, Sagittarius. I hope you're doing well. And this is your daily message for April 28th. And this is for all Sagittarius, Sun and Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Maraming salamat po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo rito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat. So, Sag, number 24, Thief. Ayan, so mag-ingat kayo, no? Sag, I feel that this is a warning for you na mag-ingat kayo. Be vigilant, be observant. At mag-ingat kayo sa pag-share ng mga impormasyon, pag-share ng mga plano ninyo sa buhay, mga hopes and dreams ninyo. Mag-ingat kayo sa pag-share ng mga napaka-importanteng mga impormasyon na yan. Dahil maaring may mga low vibration people na nasa inyong paligid na, alam mo, naghihintay lang ng mga pagkakataong makwentuhan mo sila, makuha nila kung ano yung mga strategy mo, makuha nila kung ano yung mga plano mo, di ba? Kaya mag-ingat ka ngayon, no? Pakinggan mo lagi ang inyong intuition, no? Pakinggan mo lagi ang inyong inner voice, dahil mararamdaman at mararamdaman mo yan kung yung mga taong nasa paligid mo ay medyo low vibe, no? May mga planong hindi maganda, may mga ganon. So, mag-iingat ka. And also, pag-ingatan mo din ang inyong mga valuables, no? Mga valuables mo na tangible things. Mga yung bahay ninyo, yung sasakyan, yung mga kaperahan, investments, mga ganun, mga accounts ninyo, make sure na lagi ninyo yan na-check, ko. I-check ninyo yung mga password nila na periodically, 'di ba? Natural na kailangan nating baguhin ang ating password at a certain time, yung mga ganon. At mag-ingat kayo, okay? This is a warning for you na mag-ingat dahil may mga low vibe dito around you, no? Na maaaring nandyan lang naghihintay ng timing. Maaari din na ano to, mga sinungaling na tao ang nasa inyong paligid. Kaya wag din kayo masyadong nagtitiwala agad-agad sa mga sinasabi sa inyo na mga salita, mga sinasabi sa inyong kwento, yung mga ganon. You always need to confirm, you always need to verify that at the same time din para makita ninyo talaga kung authentic, kung totoo at hindi ka sinungalingan. Okay? We also have number 1, main male. Ayan. So, maaring ikaw ito. Maari din, Sagittarius, na ito yung lalaking ito ang pag-iingatan mo, no? Maaring may ma-encounter ka dito na lalaki. Maaring this is a bagong tao sa paligid ninyo, sa circle ninyo na padating, or maaring kaibigan nyo to, or maaring kakilala nyo na to, no? Kaya naman, sabi ko sa iyo kanina pa, napakinggan ninyo ang inyong gut instinct, okay? Dahil bubulungan at bubulungan kayo ng iyong intuition dito kung yung taong ito ay may balak na hindi maganda, or yung taong ito ay may kasinungalingan na ginawa sa inyo, or magsisinungaling pa rin. So, pakinggan ninyo ang inyong gut instinct dito, okay? Maaari din, Sagittarius, na yung lalaking ito ay someone na importante sa buhay mo. Maaring partner mo to, jowa mo, asawa. Maaring this is your dad, maaring kapatid mo to, no? Maaring this person is a very important part of your life din, no? Kaya be vigilant sa lahat ng inyong gagawin ngayon. Be vigilant and be observant, okay, Sagittarius? So tingnan natin kung ano pa ang ganap. We also have number 17, gift. Ayan. So, napakagandang mensahe. Din ito, napakagandang turnaround ito, no? Dahil meron ka ding marireceive dito na magandang regalo, no? Isang precious gift ang maari mong ma-receive, no? Maaring ito ay galing sa lalaking ito. Maaring galing ito sa kung sino man sa buhay ninyo na napakahalaga sa inyo. So, maaring manggagaling ang regalong ito dito sa lalaking ito. Maaari din, no, Sagittarius, na this is promotion, no? Maaring this is promotion, this is pay raise, this is recognition na marireceive ninyo. Maaring this is a
financial reward, no, na maaari ninyong matanggap galing sa inyong pinagtatrabahuan. So, maaaring ganun din ang ganap dito. And also, maaari din Sagittarius na may maaring may job offer na parating sa inyo dito. Maaring you are starting a new job. Then, maaring ganun din ang ganap ng iba sa inyo dito. And, maaari din ay isang lalaki ang mag-o-offer sa iyo ng trabaho dito, no? Maaring yung lalaking ito ang boss sa trabaho, maaring ang lalaking ito ay yung employer, no? Yung magiging employer mo, so maaring ganun din ang ganap. So tignan natin kung ano pa for Sagittarius. We also have High Priestess. Ayan. So, maaring merong decision making dito na kinakaharap ang iba sa inyo, Sagittarius. Maaring this is about sa lalaking ito, no? Maaring may decision kayo na kailangan pag-isipan, depende sa inyong sitwasyon. It could be about this person sa lalaking ito, or maaring issue ninyo sa trabaho. Maaring ganun. Or maaari din na ang pinag-iisipan ninyo is the job offer, no? Maaring yun din ang iniisip ng iba sa inyo dito. If you're going to stay kung nasaan kayo ngayon, kung anong pinagtatrabahuan ninyo ngayon, kung anong ginagawa ninyo ngayon, or accept or tatanggapin ninyo ang bagong job offer na to. So maaring ganun din ang ganap, no? But whatever the case may be, dito sa Sagittarius, ang pinaka mahalagang mensahe ng High Priestess para sa inyo is always tune in to your intuition. Always listen to your inner voice, dahil lagi kayong at laging ginagabayan nito, lagi kayong dadalhin ito sa tamang direksyon, sa tamang lugar na inyong dapat kalagyan, na dapat ninyong mapuntahan. It will always lead you to the right direction, no? Sagittarius, kaya napakahalaga. Yun ang pinakamahalagang mensahe para sa iyo ngayon, na pakinggan ninyo lagi ang gut instinct ninyo, okay? So, Sagittarius, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.